So yun nga guys, good morning sa inyo lahat o good day sa inyo lahat mga kamoto, mga paps, mga moms. So for today's video, mag-install tayo ngayon ng park light sa flasher ni Legendary. So ito, gumawa tayo ng simpleng wiring diagram niya. Ito lang naman, napakasimple. Sa ignition switch tayo magtatap, sa orange wire, sa accessory wire. Tapos ito yung ating on-off switch, socket, tapos bulb. Sobrang dali lang guys, kahit kayo, kaya nyong gawin yan. So bago ang lahat, ipakilala muna natin mga kakailanganan natin para sa pag-i-install. Una, kailangan natin ng ito, T10 bulb LED. O kayo na bahala kung anong kulay. Mabibili nyo to sa halagang 50 pesos in above. Depende sa shop na pagbibilan at depende rin sa brand na yung bibilihin. Tapos itong ating T10 bulb socket, meron dito sa mga shop, nasa speedometer kasi ito nakalagay guys. Ito, di magpo-focus yung camera. Sa speedometer ito nakalagay. So pwede, itong gagamitin natin kasi kung gagamitin natin yung socket, ang signal light, masyadong mas malaki ang bubutasan sa flasher, masyadong masagwa. So ito lang naman, two wires lang yan, positive and negative. Tapos itong ating simpleng on-off switch, mas maganda kung bilhin nyo yung may wire na, ganyan. And extra wires. Tapos yung pambutas natin sa flasher ni Legendary. So ako, ginamit ko ang pambutas, itong 9mm na parang socket na tong Y. Kahit ano, basta may pambutas, mas maganda kung mayroon kayong tools na pambutas na kasing sukat ng 9mm. So dun sa barkada ko, ang ginamit ko itong 10 at nilagyan ko na lang ng electrical tape para magkasya doon kasi masyadong malaki pala yung pagkabutas. So yun, tara na guys, magsimula na tayo. Okay, so ito, ipapakita ko lang sa itong flasher ni Legendary at papaalala ko lang na may konting pag-iingat tayong gagawin dito para hindi masayang yung ating pagbutas. So sa pagbubutas nito guys, kailangan mong tansyahin muna kung saan mo ilalagay. Ipapesto yung pagbubutasan mo para pantay siya guys. So sa akin, siya, nilagay ko siya sa tigilid kasi gumawa na ako nito dati. Ito yung sinukat kong pambutas. Pinainit ko lang siya sa kalan. And tapos ito na yung ginagawa kong pambutas. So ito yung size na pinambutas ko. 8 pala. Oo, 8. Tama ba, 8 ba to? Oo, 8mm guys. 8mm nang ginamit ko para magkasya siya dito sa ano. Pero depende yan dito sa mabibili nyong socket. Kung mas malaki yung mabibili nyo, mas malaki dapat ang bubutasan nyo. Pero, paalala ko nga lang, sa pagbubutas, kailangan pag-ingatan. Kasi baka masira lang, sayang. Pag magbubutas kayo dito guys, tanggalin nyo natin itong lens. Tanggalin nyo itong lens para mas madaling gagawin. So, yun na nga guys. Tara, doon na tayo sa ating motor para magsimula na tayo mag-install. Nga mga paps, so una natin gagawin ay hanapin natin yung ignition switch ng ating Legendary kung ito siya nakalagay dito sa ating ano. Pasensya na sa flash kasi masyadong madilim. Hanapin nyo lang yung orange wire niya sa ignition switch, which is ito yon. Ito, itong socket na to. Mayroon siyang red in wire na tanggalin natin ang flash kasi masyadong sakit na mata. Meron siyang orange in wire na wire. Tapos magtatap tayo ng ating extra wire dito sa orange wire para sa ito kasi yung accessory wire na magbibigay ng supply sa ating switch. Pag naka-on tong susi. So itap natin siya, lagay lang natin yung ganito. Ay suksok lang natin siya guys. Tapos pwede natin siyang isarado. Ito guys yung ano niya, T10 socket niya. Ay pagsasama lang natin tong isang wire na to. Sama lang natin siya. Tig-isa, pagsasama natin siyang dalawa. Make sure na habaan nyo na yung wire nyo kakabitan para no hassle na. Ang isa dito ay positive and negative. Tapos ito, itong brown wire na to, ito magiging positive natin. Ito yung direct natin sa switch guys, kita nyo. Pasensya na, hindi ako
eksperto sa mga pag-wiring, pero tuturuan ko kung paano lang naman ginawa. Sensya na ako medyo makalat, guys. Ayan natin sa electrical tape. Meron tayong positive wire na nakakaligtas sa ating socket. Tapos itong black wire naman gagamitin natin para sa body ground. Guys, meron na tayong wire sa ating negative sa body ground, tapos itong positive sa ating switch. Guys, lagyan nyo na ang mahabang munang wire ang ating ano, ang ating on off switch, tapos hanap kayo ng pwedeng paglagyan nito. So sa akin, ilalagay ko siya dito sa ating sa may choke. So sa akin mga pups, ay ilalagay ko siya dito sa ating choke. Dito ko siya ilalagay. So gagawin natin lang ay lulusot lang natin tong wire na to dito sa maliit na butos, tapos sasaluhin natin diyan. Yan. Ang importante diyan, mayroon na kayong paglalagyan ng switch. Yung sa importante diyan eh. Oh, yun nga guys, ito na yung dalawang wire ng ating switch, tapos ito yung wire na tinap natin sa ignition switch. Lalagyan natin siya sa isang mga i-wire dito sa switch na to. Pagdugtong natin yan, guys. Medyo na kulang ako sa mga tools. Kahit kayo guys, kaya nyo itong gawin mag-isa. Medyo may hassle nga lang. Ayun ko kung naririnig yung boses ko. Mas maganda kung gagamitin nyo dito yung sinkable tube. Yung iniinit, diba? Yung tapos sisikap na. Guys, tapos na tayo idugtong natin sa ignition switch itong switch natin. Tapos itong wire na natitira sa isang switch natin, sa on and off switch, ito. Ito naman yung idugtong natin dun sa positive ng T10 bulb socket. Ito guys, ito yung nasa positive nya, gamit tayo ng brown wire. Ito yung socket niya guys, ah. Ito yung socket. Balo natin itong ano niya. Mas maganda abaan nyo para ito pwede naman niya matiklop eh. Itong brown wire na to guys, ito yung positive ng ating bulb socket. Ikakabit natin siya dito sa isang wire ng natitirang wire ng switch natin. Ito. Ito. Kakabit natin siya dyan. Alam kong mahal ka na iba.
Ito natin siya. Okay guys, nakabit na natin siya sa switch ng tapos positive ng ating bulb socket. Sunod itong black wire na to. Ito naman yung magiging negative ng ating ilaw. So saan natin ito ikakabit? Body ground lang naman guys. Kahit saan mo ikakabit yan, may bakal, yun yung body ground. Sa akin, kakabit ko siya dito sa ignition switch. Itong bolt na to. Yan, yan ko ikakabit ang ating body ground. Pasensya nyo ng aking gawang video kasi hindi naman ako eksperto dito. Yan, kabit na natin siya sa body ground. Tapos paglalagay ng park light, meron kasi komplikasyon na ginagawa dyan guys . Minsan hindi yan naandar, baka baliktad. Ito, kabit na natin. Naka-on na ating switch. Ito na guys, nakabit na natin itong ating park light. Minsan may komplikado tayong ginagawa dito. Minsan baliktad kasi ang ating positive. Minsan, pag ganyan ang nangyari, baliktad rin niya lang itong ating park light. So, buksan natin, try natin. Yan, meron na tayong park light. Kakabit na lang natin doon sa flasher ni Legendary. Guys, after natin magawa itong wiring ng ating park light, so, ilalagay natin siya dito sa ating nagbutasan na pala flasher. Yes. Yan, lalagay natin siya dyan. Ibalik natin siya sa dati. Para hindi makalat. Ito mga wire pala, ayan natin ito. I-safety natin para di siya maglaylay. Delikado ito yung pang sobrang wire, electrical tape lang natin ito. Yan guys. Don't think this current is medyo magulo ang ating wiring pero maintindihan naman yun. So ilalagyan natin yan dito sa pinagbutasan natin. Ito. So guys, pag pinuksan mo siya ganito, magiging itsura niya. Ayan. Yun yung magiging itsura niya guys. So belt na rin natin yung ating signal light. Balik ng lahat. Okay, already done. Yun, tapos na tayo guys. So ito, patikita ko sa inyo yung itsura. Yan. Although may park light ka na, pero meron ka pa rin namang signal light. Yan. Yan. Hazard. Guys, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up, like, comment, and subscribe.